Wild ending, grabe ang ginawa ng Lakers sa crunch time takeover si Anthony Davis. LeBron James na itala ang kanyang bagong record sa kanyang career na 4th consecutive triple-double. So NBA Cup debut San Antonio Spurs kontra sa Los Angeles Lakers. Norui Hachimura ang Lakers kaya teto kasama sa starting lineup itong si Dalton Kanek. Napakainit nga lang na sinalubong sila ng 11-0 run ng San Antonio Spurs, 7 puntos dyan galing kay Victor Wembanyama. Simula pa lang hype na hype pagad ang alien kung saan nabasag na lang yan sa back-to-back layup ni Dalton Kanek at LBJ. Pero still nanatiling mainit ang home team CP3 to Wemby, another alley-oop dunk. Sa play na to, Wemby naman to CP3 corner 3-point shot. Matapos nga lang yan, biglang naghalimaw naman at napatake over si Anthony Davis na agad kumamada ng 16 big points. Mamaw si AD, nilamon lahat ang defender sa painted area. Abay natapos ang unang quarter na kalamang pang Los Angeles Lakers 30-31. Second quarter, nagtuloy-tuloy pang run ng Lakers, a total of another 12-2 run. Off the bench, pakitang gila si Max Christie na agad nagtala ng 9 points with 3 rebounds, 1 block at 1 steal, shooting 3 of 4 sa field. Short rotation ng Lakers pero no problem dahil dito sila naman ang nanambak ng double digit 42-32. Pero after timeout, grabing bawi ang ginawa ng home team matapos magpakawala ng tatlong sunod na 3-point shot. Isa dyan galing kay Wemby. Run after run ang laban dahil after nyan, LeBron James at Austin Reeves to the rescue sa kanilang back-to-back 3-point shot. Nalibre pa si AD sa kanyang two-handed dunk pero tila nanliit si AD sa play na to kay Victor Wembanyama. Kaso grabe ang ball movement ng Lakers, tinapos ni LeBron ang first half sa kanyang almost triple-double, 9 points, 9 rebounds at 8 assists including itong LBJ to AD connection alley-oop dunk. Still Los Angeles Lakers up by 8, 60-68. Start of the third quarter, Austin Reeves another wing 3-pointer na sinagot naman agad ng alley-oop layup ni Victor Wembanyama. Mid-range jumper naman ng rookie na si Dalton Kanek, burado ng another 3-pointer ng rookie ng Spurs na si Stephon Castle. Matapos yan dahil sa outside shooting ng home team, unti-unting nakalapit ang San Antonio sa kalamangan ng Los Angeles Lakers. Pero dito na itala na ni LeBron James ang kanyang 4th consecutive triple-double as a career high ni LBJ. Austin Reeves to Dalton Kanek, two-handed slam. At off the bench, D'Angelo Russell to the rescue din sa kanyang 6 straight points. Yet despite na napakainit ang outside shooting ng San Antonio Spurs, still tangan pa rin ang Lakers ang 7-point lead, 93-86. Fourth and final quarter, D'Angelo Russell another 3-pointer kaso may sagot na 3 na naman ang Spurs CP3 wing 3-point shot. Na foul pa sa 3 si Chris Paul at sa another 3-pointer na to ni Keldon Johnson under 8 minute mark. Baba na lang sa isang lamang pero to the rescue si AD sa kanyang kauna-unahang 3-point shot. Devin Vassell sumagot naman ang 5 straight points na nasundan pa ng alley-oop dunk ni Victor Wembanyama. Pero AD again sumagot na naman ang another 3-pointer, 111-109. Victor Wembanyama tinabla muli yan sa kanyang another layup. Grabe ang palitan ng basket sa crunch time. Stephon Castle another clutch layup, 115-114. Pero Anthony Davis again sumagot na naman ang 200 slam mula sa pasa ni Austin Reeves, 116-115. Nasundan pa yan ang napakagandang dive ni LeBron James, another layup, 118-115. Last 25 seconds, mintis ang potential game-tying 3-pointer ni Castle at sa uli, panalo ang Lakers sa likod ng halimaw na 40 points ni AD at ika-apat na triple-double ni LBJ.